kabilang sa pinangalanan ang walong dati at kasalukuyang hukom, 75 aktibo at retiradong opisyal ng Philippine National Police at Armed Forces, at mahigit 50 opisyal ng lokal na pamahalaan kabilang ng ilang kasalukuyan at dating alkalde at vice-alkalde. Dalawa sa mga nasa listahan, mga mambabatas. Alas 6 pa lang ng umaga nitong Lunes, nag-abang ng Reporter's Notebook at iba pang miyembro ng media sa mga opisyal na tutungo sa Camp Crame. Isa-isa nang nagdatingan ng ilan sa mga nabanggit. Sa multipurpose hall ng Camp Crame, unang pinulong ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga aktibo at retiradong opisyal ng PNP. Time to politics! Tingnan nyo, sino mga mayor kayo? Mga mayor na nanalo! Mga nanalo niya sa Greg Mari! Tapos tayo? Satisfied na tayo na makinabang sa pera ng narcotics? Hanggat ako si PNP, hindi ako papayag na kayo mga nakikinabang sa pera ng bugla po! Oo niya, ha? Hindi ako papayag! Let's bring pride to this uniform we wear. Sa opisina naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, pinulong ang ilang alkalde at vice-alkalde na kusang pumunta sa Camp Crame. Closed door ang kanilang usapan, walang pinapasok na media. Sa aming pag-aabang sa labas, pumayag na magbigay ng payag ang isa sa mga pinangalanan ni Pangulong Duterte na si Dato Rasul Sangki, Mayor ng Apatuan, Maguindanao. Okay naman. Total... sabi na ni Colonel Chief PNP Bato kung sino po yung dapat na ka magpago. Pero hindi ibig sabihin na involve ako. Ininilis ko lang ang pangalan ko. Kabilang rin sa mga pumunta sa Crame ang dating alkalde ng San Pablo City at ngayon City Administrator na si Vicente Amante. Sa kasalukuyan ay papunta tayong San Pablo City sa Laguna para makapanayam si Mayor Vic Amante, isa sa mga pinangalanan ni Pangulong Duterte na sinasabing sangkot sa illegal na droga. Tinanong lang sa akin, bakit ba? Maganda naman ang mga feedback sa amin dito, katulad ng aking mga kasama riyan na mga na-assign sa inyo. At bakit nadar sa yung pangalan? Ikaw ka marahil po gawa po nung kay Santiago. Involved or na-involved po ba sa naibig na tapos sa mga kapatid? Na-involved, no? Pwede niyo pong pakikwento? Paano pong involved? Hindi, sa pool na ako yung against dyan. Sinabihan ko sa kanila na maraming tao naghihirap ay hindi na sangkap sa ganyan. At nakita naman niyo sa akin na ako naghihirap ay hindi ko ginawa ang hindi lang drugs. Lahat ng masamang gawi o kaya yung sumangkap sa masama, hindi ko ginawa. 26 na local officials na ang nagsabing hindi sila sangkot sa illegal na droga. Sa ating mahal na Pangulo, I'm willing to undergo any investigation to prove my innocence. Sa pagbabantay ng Reporter's Notebook kasamang ilang miyembro ng media sa Camp Crame nitong Lunes, umabot sa 35 sa 75 na banggit na police at army officers ang nagpunta. 22 naman sa 52 na banggit na mga lokal na opisyal, kabilang na ang ilang alkalde at vice-alkalde ang nagtungo sa Camp Crame. Nauna na rin nagtungo kay PNP Chief Rolando de la Rosa ang mayor ng Albuera, Leyte, na si Rolando Espinosa Sr. Dito, inamin niya na sangkot ang kanyang anak na si Kerwin sa bentahan ng illegal na droga sa Leyte. Ang pinagmumulan daw ng kanyang supply, ang di umano'y drug lord na si Peter Co, na kasalukuyang nakapiit sa National Bilibid Prison. Yung, kumakita ko ng mga TV. Nagalito sa Pumayo. Surrender na lang ta. Surrender na lang. Bilang alkalde, separate na sa pagiging ama, dapat may ginawa siya doon. So kung sakali man na binaliwala niya yung kanyang kaalaman na ang kanyang anak ay kasangkot, medyo meron yata siyang hindi tamang ginawa bilang alkalde. Hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin si Kerwin ng mga otoridad.
Kanina, kinasuhan na ng CIDG si Mayor Rolando Espinosa at anak na si Kerwin ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at paglabag sa RA 10591 o ang Illegal Possession of Firearms, Ammunitions and Explosives. Base sa inisyal na pananaliksik ng Reporter's Notebook, kung pagbabasehan ang listahan na inilabas ni Pangulong Duterte, sa kabuuang bilang na 81 probinsya sa buong Pilipinas, 29 rito ay may mga lokal na opisyal na pinangalan ng sangkot di umano sa ilegal na droga. At ayon sa Administrasyong Duterte, hindi pa ito ang huling listahang kanyang ilalabas. Sa Luzon, 12 probinsya ang pinamunuan at pinamumunuan ng 13 opisyal na nasa listahan. Kabilang sa mga pinangalanan ay 11 mayor, isang vice mayor at isang ex-mayor na ngayon ay mambabatas. Sa Visayas, 6 na probinsya naman ang nabanggit sa listahan ni Pangulong Duterte. Kabilang sa mga pinangalanan ay 9 na mayor, 2 vice mayor at 2 ex-mayor. Habang sa Mindanao naman kung saan pinakamarami ang pinangalanan ng Pangulo, 11 probinsya ang kabilang sa listahan. At umabot sa 20 mayor, 2 vice mayor, 1 congressman, 3 ex-mayor at 1 ex-vice mayor ang mga sangkot di umano sa kalakaran ng ilegal na droga. 26 na local officials na ang nagsabing hindi sila sangkot sa ilegal na droga. Sa pananaliksik na ginawa ng Reporter's Notebook sa listahan na inilabas ni Pangulong Duterte sa mga lokal na opisyal na di umano'y sangkot sa ilegal na droga, 5 ang may nauna ng kaso ng graft at unexplained wealth, 4 ang may election-related cases, 4 ang nauna ng nasangkot sa murder case, at 7 ang nauna ng nasangkot sa ilegal na droga. Bago pa man lumabas ang listahan ni Pangulong Duterte, minsan ang idinawit ni dating PIDEA Chief Junicio Santiago ang ilang lokal na opisyal sa ilegal na droga. Tinanong namin siya kung paano nabuo ang drug list at kung ano ang naging basihan sa pagkakasali ng mga pinangalanan. Itong mga taong nabanggit ni President Duterte, sir, inimbestigahan ng PIDEA. Marami yan, may mga report. Sigurado ko may report yan. Nare-report yan eh. Na-surveillance ba, sir? Binantayan ba? Ang intelligence naman, open source. Out of that, kami gagawa kami analysis. Tapos meron kaming OB workshop. Nag-exchange yan. Tapos pinpointed pati yung sino protector yan, sino si ganito. Kaya lang minsan, interagency courtesy rin. Kung wala kang proof, hindi mo babanatan. Kasama mo sa trabaho eh. Itong mga politiko, anong papel nila? Yung iba sila na nagpipinance. Yun ang mga iba, politikong pinapinance ng mga drug lords. Alam mo naman yan, pag nasa position, you have a lot of powers. Even yung mga hepe ng pulis dyan, hindi naman makakabangga basta-basta yan eh. Dahil pag bumangga ka, may career na pinoproteksyonan yung mga pulis eh. Mahigpit na ipinagbabawal ng Dangerous Drugs Act ang paggawa, pagbebenta o pangangalakal ng droga sa bansa. Maging ang pagtanggap ng pera mula sa ilegal na kalakaran, may karampatang parusa. Bukod sa local executive at police and army officers, kabilang sa pinangalanan ang 7 kwes. Sa opinyon naman ni Father Rangelio Aquino, Dean ng Graduate School of Law ng San Beda College, dapat lang sumunod ang mga pulis at sundalo na nabanggit ni Pangulong Duterte na kasama sa drug list at pinapunta sa Camp Crame para mag-report bilang utos ito ng Commander-in-Chief nila. Pero ang mga local official at maging mga kwes na pinangalanan, hindi compelled o maaring hindi magtungo sa PNP. You are obliged to surrender yourself to a law enforcement officer only upon showing of a warrant of arrest. Ayon kay dating dean ng University of the Philippines College of Law Pacifico Agabin, kung pakiramdam ng ibang nabanggit na naagrabyado sila, pwede naman silang maghain ng civil case laban kay Pangulong Duterte. The president is immune only insofar as criminal cases are concerned. Pero yung civil cases for damages, palagay ko hindi immune ng presidente eh. Matapos makipag-usap sa PNP, isa-isa nang umuwi mula sa Camp Crame ang 75 opisyal na pinapunta at voluntaryong nagtungo rito. Ayon naman sa PNP, tuloy-tuloy pa rin ang imbestigasyon nila ukol sa mga personalidad na nabanggit ni Duterte.